good this ating lahat. Welcome back to my channel. Ngayon, magre-refer tayo ng Crown Horn Twitter. Sunog ang kanyang kuwel, papalitan natin siya ng bago. Ito yung bago niya. Oh. Yan, yan yung bagong bili ko. Yan ang ipapalit natin dyan sa isa na sunog na. Yan, ito yung sunog. Ito yung sunog. Kakalasin natin yung sunog dyan sa pagkakabit dyan sa bahay niya. Tapos ipapalit natin yung bago. Kaya uumpisahan na natin to. At ito yung pinaka-housing niya. Yan, yung housing niya. Kaya umpisahan na natin tong kalasin yung nakadikit dito sa kuwel na to. Gagamit tayo ng ating cutter. Ingat-ingat lang tayo sa pagkalas niyan at matalas yung cutter. Yung pagtuklap nito, ingat-ingat na hindi masisira yung pinakabahayan niya. Kasi kapag nasira yung bahayan niya, eh wala na. Wala ka ng pag-asa. Kaya ingatan lang natin ang pagtuklap nito. Dahan-dahanin lang natin, kailangan lang natin ng tiyaga sa pagtutuklap nito. Kasi nakadikit ito eh, dinidikit ito. Kaya medyo dikit na dikit ito. Kaya dahan-dahanin natin ang pagtuklap. Pero pag nakaangat na itong mga gilid-gilid nito, tuloy-tuloy na ang pag-angat nito, tuloy-tuloy na yung pagtuklap nito. Kaya wala nang kahirap-hirap itong tanggalin. Angatin na natin yan dyan sa pagkakadikit niya dyan at ipapalit na natin yung bagong bili. Ito, tutuklapin ko na, hihilahin ko na itong gilid para maangat na siya. Pag naiangat na natin to, eh, madali na to kapag nakaangat na. Tuloy-tuloy na, yung pag-angat lang ang problema nito. Ayan, dahan-dahanin lang natin kasi baka pag panggigila natin, mapisil natin ang husto, yung bahayan niya madurog. Wala na, goodbye Philippines na pag ginadorog. Kaya tsaga-tsaga lang tayo sa ating pagtuklap nito. Naiangat na natin to, wala nang problema. Maglalagotok-lagotok naman to eh. Pag maluwag na to pagdating, gilid-gilid lang itong kailangan nating pagtsagaan. Kasi yan yung nakadikit ng husto yung gilid. Ayan. O yan. Aangatin ko na. Ayun, tanggal na. Kalas na siya. Yan, hihilahin natin yan at puputuli natin. May mga wire na maliliit yan sa gilid. Puputuli na natin yan. Kamayin lang natin yan pag pigtas. Okay na yan. Madali lang naman pigtasin to kasi napakaliit lang ito. Gabuhok lang yung wire dito. Yan, oh, hihilahin ko na to mga to. Gabuhok lang ang wire dito. Kaya kapag nagkawit tayo, ingat-ingat tayo dahil manipis lang yung wire nito. Kapag nasubrahan natin to ng hinang, eh baka maputol. Kaya yun, ayusin lang natin pagka ano, linisin lang natin tong mga pinagdidikitan niya para ipagkabit natin dun sa excuse me po, sa bago, eh walang kahirap-hirap na, lapat na lapat, kailangan lapat na lapat yung pagkakadikit natin dun sa bago nating kuwel. Ayan, kiskisin natin ng ano, cutter para medyo luminis. Dahan-dahan lang sa pagkiskis natin dyan. Malinis na siya. Pwede natin ikabit itong bago. Tandaan nyo guys, kapag nakaharap tayo dito, ang positive natin ay kaliwa. Laging kaliwa yung positive. Yan. Pag nilagay natin itong paganyan, yung bago natin, positive niya ay nasa kaliwa. Tandaan nyo, always positive is always the left side. Ayan, sa left side natin pagka nagkakabit tayo niyan, kaliwa yung positive natin diyan, okay? Ayan, ganyan natin pagkakabit niyan. Ayan. Didikit natin ang rugby. Tapos dito natin siya ikokonik. Ayan, left and right 'yan. Okay? Kuha na tayo ng rugby. Pang ididikit natin ng rugby, painitin ng ating soldering iron. Saksak na natin para magbabaga na siya dyan. Para mainit na mainit na yan mamaya. Ayan, habang pinapainit natin yung ating soldering iron, didikitan na natin tong ating kuwel dito sa kanyang bahay-bahay niya. Kaya ito yung rugby ko. Ito yung pandikit. Buksan na natin tong rugby at maidikit na natin yung ating
coil, voice coil. Ayan, yung mga gilid-gilid lang ang didikita natin, ha. Tandaan nyo, gilid lang. Huwag yung pinaka-coil niya mismo. Yung pinaka-labi lang niya sa gilid. Gagamit lang tayo ng barbecue stick para hindi kumalat sa kamay natin yung rugby. Ayan, ipapahid natin dito sa gilid, sa may labi lang. Ayan, yan, ganyan. Punas-punas lang natin sa mga gilid-gilid. Huwag lang natin masyadong kapalan para pagka nasira siya ulit at nasunog, eh, madali na natin siyang kalasin. Huwag natin tudutuduhan ng pagdikit ng rugby. Ayan, kunting punas-punas lang dyan, manipis na punas-punas lang dyan. Dedikit na rin naman yan doon pagdating doon sa pinakabahaya niya. Tapos pupunasan din natin yung bahaya ng rugby para magkaayosan yung dikit. O, medyo nakapalan dito. Pag nakapalan, baliktarin natin yung ating pang kuskus kasi medyo nakapalan. Ikuti natin sa kabila. Ayan, walang ano yung kabila. Ayan, punasin natin yan. Hilahin natin yan. Ayan, ayan. Okay. Ayan, nahila na. Okay. Maganda na. Ayan, tapos patutuyuin natin yan. Ayan, kalat na siya. Patutuyuin muna natin dito. Oops, lagay muna natin dyan, patuyuin natin dyan. At itong isa, pupunasan din natin to ng rugby. Para dikit na dikit talaga siya dyan. Para yung hindi siya makawala. Ayan, narugbyhan natin dyan. Rugbyhan din natin dito para makadikit siya dyan. Tapos antay lang tayo ng ilang minuto, matutuyo na yung rugby, idikit na natin siya para dikit na dikit. Ayan, ilang minuto lang yan, tuyo na yan. Diyan na muna yung rugby at ang ating gun, mainit na yan. Ingat tayo dyan, nakakapasok yan. Ngayon, tatakpan muna natin tong rugby. At baka masinghot pa natin yan. Tataklob na natin siya rito. Tuyo na ba? Ah, tuyo na yan. Ngayon, tataklob na natin to. Oops. Oop, yeah, mani popcorn. Okay. Positioning, ready. Ayan, positioning, ready. Yan, itataklob na natin siya dyan sa kanyang lalagyan. Ngayon, papasok na natin siya dito sa kanyang housing. Tandaan nyo guys, mayroon yang marking. Ayan, nakita nyo parang guhit, arrow pababa. Yan yung pinaka-marking natin para di natin makalimutan kung saan siya nakaposisyon. Ayan, sukat na sukat na dyan. Nakita mo yung marking na yan. Ayan, yan. Yung marking na arrow pababa, yan ang palatandaan natin. Pagkabit natin, ganyan siya tinanggal, ganun din siya natin ikakabit. Tandaan natin, maglagay tayo ng marking para tandaan para dyan siya nakaposisyon palagi. Okay, ididikit ko na to. Shoot ko na sa kanyang lalagyan. Ayan, pasok na. Tapos, hihinangin na natin yan dito sa kanyang maliliit na wire. Dalawang maliliit na wire, nakikita nyo ba yung dalawang maliit na yan? Hihinang natin yan dyan. Sobrang haba yung wire nya, kaya puputulan natin yung wire na yan. Kasi mahaba. Gilid para, kaso lang pag dito naman tayo, di abot yung panghinang. Ito. Yan. Malalaman naman yung pag pumasok na kasi mag-ibang tunog, eh, plok. Mga ganun, eh, plok. Plok-plogok. Ayan. Tatabi natin dyan. Eto. Uumpisa na natin tong hinangan. Sobra ang haba niya. Puputulan natin siya rito. Uy, putik. Dumikit. Ingat lang din tayo kasi itong cutter dumidikit din dyan eh. Ayan. Kinatay. Pinutol ko na. At yung isa puputulan din natin kasi sobrang mahaba. Ano, kulit talaga ng magnet, no? Ayun, no? Umpisa na natin siyang hinangin. Sa kabila. Dikit din natin yung kabila. Mailap pa. Parang ayaw magpadikit, ha. Oh, piya mani popcorn.
Kaliliko'y natin to. Tigas ng bungo mo ha. Lumiko ka dyan. Ayan. Ayan, dumikit na. Dumikit na ba? O, pagpasinsyaan yung pagkahinang ko, medyo pangit. Pero pagagandahin natin yan. Mesin lang natin kasi mukhang masagwang tingnan. Ayan. Inis na. Tatakip na natin to. Yung pinakadolo niya. Madilim ba? Madilim. Ito si maliwanag. Ito ang dolo niya. Tatakip na natin. Kahit kinapalan natin yan, eh baka hindi siya magkasya rito. Sana ba? Ito. Ayan. Ito yung pinakatakip niya. Hiniwaan naman, may distansya naman yan dito. Kaya pasok na pasok yan. Lagay muna natin yung ulo. Ayan. Takip muna natin siya dyan. Ayan, nakatakip na. Ngayon, isasaklob na natin to. Ayan. Isaklob na. Kuti natin ng konti para ma-shoot. Ayan, shoot na. Pag-shoot, kuti natin to kung pumasok na sa size screw niya. Ayan. Ayan, pumasok na siya. Lilimba. Pumasok na. Sasarado na natin. At sarado natin yung kabila. Ayan. Lilim pala kanina. Tapos ito. Ayan. Masok na ba yan? Ayan. Ayan. Mahigpit na. Ang kabila naman. Dito. Ayan. Okay. Mahigpit na. Pag natin sobrahan ng higpit, baka naman masira. Tapos na humigpit na yan. Okay na yan. Okay, mahigpit na. Tapos itong kabila, ulitin natin. Okay, mahigpit na rin. Mahigpit na. Okay, mahigpit na rin. Okay, pilihin natin siyang i-testing kung gumagana na ba siya. Ganda sana may pan-testing tayo dito guys, sa battery. Ito, battery double X. Pag tumutunog-tunog na yung ganun, okay na yun. Kaya wala tayong pan-testing. Doon na tayo magre-rekta ng testing sa ating speaker. Okay, tapos na. Maraming salamat at God bless sa lahat. Sana ay may natutunan kayo pag repair ng ating sirang tweeter, horn tweeter, crown. Ayan, kita nyo. Crown. Crown horn tweeter na ating ni-repair. Sira siya. Ayan, okay na siya guys. Thank you at God bless sa lahat. Ayan, ito yung sira. Kakabit ko na siya sa speaker para malaman natin kung tumunog na. Titisting. O ayan, tumunog na siya. Kaya maraming salamat. Don't forget to subscribe and hit the bell button para updated kayo sa mga bago kong video. Thank you.